Hello, magandang araw mga kababayan. So, this past few days, may nakikita na ako sa Facebook. O nga pala, shout out Olivia. This past few days, may nakikita ako na nagva-viral sa social media tungkol do sa road rage. I believe sa sa Fairview to. So naipasa na rin sa akin to ni Sir Dennis Pascual na friend ko. Reaction na natin tong balita na to regarding sa Hindi ko lang siya masyadong mareakan kasi hindi ko naiintindihan yung situation, pero familiar sa akin yung mga videos nito. Just imagine, tatlong beses siya nag-viral sa kaka-road rage niya. Panoorin nga natin tong mga men. Ewan ko sa inyo, yung mga nakakilala dito, paki-comment na lang po sa baba. Isang motoristang nag-viral sa tatlong magkakahiwalay na road rage incident sa Quezon City. Inulan siya ng Batikos Online. Eksklusibong napapanayam ng News 5 ang motorista. Ito napapanood ko sa yan. Bagamat giniit niyang wala siyang pinagsisihan. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Kumpas tayo sa limit na yun, nasobrahan na tayo, then we go crazy or we go amok. Correct. We go, nagwawating tayo. Imagine kung nagwawating. Yun nga, sobrang bilis kong tumakbo tapos bigla mo akong ikakat na ganun, di ba? Eh paano kung tinamaan ka? Sisisihin mo pa ako. Hindi naman ako magwawating ng ganun nang walang dahilan eh. Yan ang sagot ng motoristang si Jesse Virtudaso. Tama nga naman ano. Siguro pagkakaalam ko dun sa yung term niya na wating, yung mag-aamok, di ba? Tama nga naman. May mga tao diyan na wala naman daw ibig sabihin may dahilan kung bakit sila nagaganon. Yes, nagigets ko naman 'yon. Kahit di naman ako minsan magagalit ka kahit sino sa atin, hindi ka naman magagalit ng walang dahilan eh. However, abnormal naman 'yon do sa depende dun sa ikakagalit mo. Di ba? Sama na kagigitan niya sa kalsada sa Quezon City. Eksklusibo siyang umarap sa News 5 para depensa ng sarili sa tatlong viral video ng road rage. Mukha naman siya may pinag-aralan, ano? The way he speaks. Di ba parang, English speaking naman siya na... Hindi, gano'n na. Dito sa atin, mga men, stereotyping, di ba? Tama ba? Stereotyping. Kapag ka may pinag-aralan ka, fluent ka mag-English eh. Diba? Alam mo naman yung mga nag-English-Englishan lang sa hindi naman talaga sanay mag-English. Kasi minsan, may mga tao nag-English na para tumaas lang ang tingin sa sarili. Pero alam nyo yung mga natural talaga mag-English at kabilang si kuya dun. Diba? Parang may ganito siya ng konti. I don't know kung yung ganito niya ay may halong pagkaganon, ano? Pero parang nakinasangkutan niya. Una na riyan ang insidente ito sa Fairview noong Disyembre, kung saan hinarang niya ang isang passenger van at inaway ang driver nito. Away sila oh. Nakalbo na naman no. Kalbo na naman oh. Nasundan niya noong January 4, bigla siyang huminto at hinarang ang isang truck na nakagitgitan niya sa Fairview. Ano ba tayo mababas? Ano nga? Ano? Ano ka ba? Makakahanap ng katapat to eh. Umiiwas na nga ako eh. At ang pinakauli nitong January 12 sa Fairview D. Mabilis yung takbo ko. At ang napanood ko to. Ito, napanood ko to, tong tagpo na to. Bumuo pa siya ng pamalo at minasiwas-iwas. Nakamali ako, wala. Anay-lay naman, bro. Sumagot ka muna. May siya. Ganire. Di ba, para sa akin, pag nagpapakumbaba na yung, yung kausap mo, pwede na kayong mag-ano dyan eh. Mag-meet sa middle niyan eh. Mukhang may ganun talaga siya, men. Parang gigil na gigil siya, oh. Alayo-layo. Mabilis yung takbo ko, mabilis. Pasensya ka na. Diba? I mean, nagde-debate, ganito nangyayari, pag nagde-debate silang dalawa eh, kung sino yung mali eh, sa kanilang dalawa. Once na may may nag-give up na, or
may sumuko na, panalo ka na nun. Tama na. Di ba? Tsaka yung mga feeling ko, yung mga, hindi, bagamat hindi ko naman alam yung punot dulo nung pinanggagalingan nung away nila, feeling ko ano eh, yung mga incidenteng nasasangkutan niya, feeling ko, pwedeng palampasin lang eh. Di ba? Hindi naman, maliba na lang siguro, kung halimbawa, na-scratchan yung kotse mo, tapos tinakbuhan ka, hahabulin mo talaga yon. Halimbawa, nabundol ka sa likod, ano, yung bumper mo sa likod, nasira, habulin mo talaga yon. Pero yung, halimbawa, nagit-git ka, na ano, syempre, ako din naman, hindi naman ako magpapaka-plastic. Minsan, nakakabuisit talaga pag nagit-git ka, or ano. Siguro, tamang salita, oy, sa susunod mag-ingat ka, tamang ganun lang. Pero yung makikipag-debate ka pa kung sino yung ano, tapos nanalo ka nang sa debate, hindi ka pa tumigil. May ganun yun. may pagkatililing yun, men. Ayon kay Virtudaso, ang mga viral video na yan, kagagawa ng mga walang disiplinang driver na nakaalitan niya. Wala naman daw siyang intensyong manakit. Ang hawak walang intensyon manakit pero may baton na dala-dala. Pandepensa lang daw. Minsan na raw kasi siyang tinugbog sa kalsada. Ah, nabugbog ka pala. Eh, hindi na kami magtataka doon. I was mugged. Binugbog ako sa C5 ng 6 or 7 people na halos gusto akong patayin. Maangas ka kasi, men. Sino ba naman hindi, ano, hindi gugustuhin na magulpi ka? Maangas ka kasi. Dahil meron lang sila. Dahil may nakakaaway din ako na sa kalsada na ganun. Pero buhay pa ako. Nahilan na rin daw ng car dealer ang kanyang kotse matapos na hindi babayaran dahil nawalan siya ng trabaho noong Nobyembre. Nagsangasanga na raw ang personal niyang problema. Ganit ang ulo niya sa mga motorista. Pero wala rin siyang pinagsisisihan sa nangyari. Pero kahit na, may previous siyang ano, parang problem niya na yung ano eh, yung ganyan kasi eh. Kasi halimbawa, kung i-assume natin na totoo yung kwento niya na before may nangyari na, mukhang may problema talaga si kuya sa pag-iisip. Hindi naman yung severe na siguro yung parang psychosis, hindi naman ganun. Yung anger management niya siguro, maikli ang PC ni kuya. Pasensya, maikli yung pasensya niya. Meron ka bang regret na nagawa mo yun? No. Dito na nga lang habang kausap niya yung reporter, ano eh, parang nakikita ko may angas pa rin siya, men eh. Diba? Why would you ask me if I have regrets for that? Alam mo? Diba? The way magtanong lang yung reporter, parang inaaway niya na agad eh. Mahirap kasama yung ganyang tao, nako, yung magagalitin. Yung lahat na lang eh may meaning. Mahirap kasama yung ano, yung mga ganyang tao. Nako. Whatever I did, I already did. You judge me based on the earth's or this world's judgment, but he will judge you by his standards. Sa social media, binansagan siyang mangboy ng Fairview ng mga netizen. Mangboy ng social media kasi I don't. Bahala sila sa buhay nila kasi bakit? Sinusunog na sila sa impyerno dito pa lang. Kasi, I mean, bangboy. Kahit anong gawin ko, people will criticize you. May it be good or bad. Am I right? Or am I right? Hindi, at least kahit pa paano may point siya doon. Ano? Kahit ano naman talagang gawin mo, ikikriticize ka naman talaga ng, ano, ng tao. Diba? Part na yan ng buhay natin kasi. Lalo na dito, na nasa social media era na tayo. Diba? Part na yan ng, ano, ng buhay natin. Tanggapin nyo na yon. Lahat ng ipopost mo sa social media, lahat ng makikita sa social media, kahit kagustuhan mo man o hindi na... Wait lang ha. Kagustuhan mo man o hindi na kumalat yon, eh ano na, ibig ko sabihin, eh mahuhusgahan at mahuhusgahan ka na agad. Diba? Kaya pagdating sa... Hello? Kaya pagdating sa ano, sa social media kasi, kapag ka nailagay ka diyan, lalo na sa publiko yung ginawa mo, bawal iyakin kasi dito, min eh. 'Di ba? Kapag ka iyakin ka at nasa social media ka,
hindi ka tatagal dito. Ang the best niyan, huwag kang mag-FB, huwag kang mag-YouTube, huwag kang mag-TikTok, diba? Para hindi ka makaranas ng ganyan. Ngayon, kung gusto mong mag-FB, mag-TikTok, unang-una, mag-ingat ka sa ilalabas mo. Or mag-ingat ka sa ia-acto mo sa publiko. Dahil pag na-upload ka, dahil sa katarantaduhan mo, mag-i-spread yun na parang wildfire. At wala kang magagawa dun. Diba? Lahat tayo, may CCTV na dito. Kahit sa ang sulok ng Pilipinas ka pumunta, may CCTV na. Isang post ka lang, tapos ka. Diba, man? Kaya wala ka na magagawa doon. Lalo na kung ikaw mismo yung nag-post ng ginawa mo, tapos magre-reklamo ka pag marami nag-criticize sa mga ginawa mo. Bugok ka noon, man. Hindi, pinatawag na raw siya ng Land Transportation Office sa Miyerkules. Kaugnay na yung sinampang reklamo na nakaalitan niyang driver ng passenger van doon Disyembre. Ayon naman sa LTO, muli silang magpapadala ng summon kay Virtudaso para pagpaliwanagin sa mga bagong viral video. Dito malalaman kung mayroon ba siyang paglabag at kung ano ang pwedeng ikaso sa kanya. Magbabalita mula sa frontline, Gary De Leon. Ako, for me, dapat revocation yan eh. Hindi naman sa pag-aano, delikado kasi iyan min eh. Dito na nga lang may dala-dala siyang baton, di ba? Paano kung baril pa yung dala niyan? Di ba? Or halimbawa, siya pa yung mapahamak sa ginagawa niya. Yung gaganyanin niya, may dala-dalang baril din. Na isa rin katulad niya na si Raulo din, di ba? Delikado yan min. Yung mga ganyan tao, dapat pinapag-jeep na lang yan eh. Baka mamaya sa jeep pa mang awa yun. Anyway, another topic tayo mga men. Ito naman, insidente ng ano ng Limos Modus. Ito naman sa Reporter's Notebook. I'm so sorry kung ganito ako mag-react ano. Yung screen medyo ano, basta diskarte ko po to, men. Ang importante, meron tayong reference doon sa sinasabi ko. Kasi marami nagre-reklamo, lakihan mo naman ang screen, lakihan mo naman ang screen. Hindi pwede. Diskarte ko po to. Meron akong kumbaga safety net ko to tong ginagawa kong ganito. Anyway, play na natin to, no? Sa iba't ibang lugar, may mga makikitang nangingi ng tulong o nanlilimos. Yan, isa, pero may mga nakita niyo 'yon, yung nag aaral sa ano, sa footbridge. Limos modus 'yon, men. Ito ha. Isa rin naman ito sa advocacy ko dito sa ano, sa dito sa YouTube. Yung iparamdam sa inyo, ayoko sabihin na i-educate kayo eh, baka ang tingin niyo sa akin sobrang talino ko. Hindi. Sama-sama tayo matuto. Kahit ako minsan hindi ko rin maiintindihan yung mga ganitong bagay. Welcome din naman kayo na magsabi sa akin kung ano yung maidadagdag nyo dito sa mga nagiging topic natin. Pare-parehas tayo matuto mga men. Ngayon, ito yung gusto ko na ipabatid sa mga taong matulungin, yung mga taong inosente, no? Yung pagtulong kasi never naman naging masama yan eh. Uulitin ko ha, matagal ko na sinasabi to eh. Kasi ang inaakala nung iba, pag may kinikriticize akong tumutulong, ikaw nakatulong ka na ba, ika, bago mo siya anuhin? Hindi naman masama yung ano, yung paghingi ng tulong. Or yung pagbigay ng tulong, di ba? Paghingi ng tulong at pagbigay ng tulong, hindi naman masama yon. Never na maging masama yon. Actually nga, teaching din naman ni Jesus Christ yan eh, natulungan yung kapwa natin eh. Ang problem lang kasi, ine-exploit nung iba. Dahil tayong mga Pilipino, pinalaki tayo na maging matulungin, di ba? Then, minsan, nanggaling tayo sa ganyang sitwasyon, ano? Yung galing tayo sa paghihirap, then halimbawa nagkaroon tayo ng magandang buhay, magkakaroon sa atin ng effect yan eh. Pag may nakita sa atin, ako katulad ko ano, tingnan muna natin issue ni ate. Kasi parang ang tingin ko dito sa ano ni ate, nananawagin siya doon sa baby niya na may sakit. Men, pinagdaanan ko to sa anak ko. Hindi ko kaya ano, inyeta naman to microphone ko. Hindi ko kinakahiya na pinagdaan, nanlimos ako
sa dati nung una, ganito ha, kukwentuhan ko kayo. Nung una, ayoko ng mga ganitong tao na ba't hindi sila magtrabaho? Hindi sila magtrabaho eh para maipagamot nila yung anak nila. Nangyari sa akin yan, man. Yung anak ko nagkaroon ng tetralogy of Fallot. Condition yun sa heart eh. Na may butas yung puso. So, maganda naman yung trabaho ko. Diba? Maganda naman yung income ko nun. Ang problem nga lang, sa sobrang laki ng gasto sa hospital. Kasi alam nyo, sa hospital kasi, meron naman tinatawag na social service eh. Kaya lang, yung social service na yon, titingnan yung status mo sa buhay. Kung pwede ka bang tulungan o hindi. Diba? Ngayon, hihingi ka ng ano sa barangay nyo, ng certificate sa barangay nyo or sa munisipyo. Nakalimutan ko na nung tawag doon sa certificate nun eh. At doon sa certificate na yon, lahat ng pag-aari mo, lahat na nakarehistro sa'yo, papakita doon sa ano na yon. Hanggat may nakikita ang gobyerno sa'yo na pwede mong ibenta. Ito karanasan ko lang naman to dati, ano? Hanggat may nakikita ka ang gobyerno sa'yo na pwede mong ibenta, hindi ka bibigyan ng tulong. Yun ang masakit sa Pilipinas. May nakapangalan sa'yo na house and lot dito. Diba? Pwede mo naman ibenta yan. Bakit kailangan tulungan ka pa namin? Ganun ang dating sa akin nun. So, dumating yung time na mas malaki yung gastos ng ospital kaysa sa pasok ng pera. Talaga naubos talaga ako nun dati. Ubus na ubus ako nun dati. Dumating ako sa point na namalimus ako sa social media nun. Pati sa mga katrabaho ko. Diba? Dumaan ako sa ganyang ano. Dumaan. Kaya hindi ko na mahusgahan yung mga taong ganyan eh. Pero ngayon, ang topic kasi dito, limus modus eh. Minsan kasi, alimbawa, yung picture na yan, nakuha lang nila sa Google yan. Diba? Tapos, tingnan natin paano yung proseso na limus modus. Modus. O budol pala. Kuya, wag mo na punutin yan. Pati ito, nag-viral na bigas na to, ano? Natapon sa gitna ng, ano, ng highway. Pinupulot-pulot niya para may maawa sa kanya. Just imagine, dito na nga lang, ang mali na lang dito, nakabike kasi ito si kuya eh. Just imagine, nakabike ka, pupunta ka dyan sa gitna, dyan mo itatapon yung bigas. Kulat na lang ng lalaking ito sa viral video na akalain mong natapon ang dala niyang bigas. Magkano yung bili mo dyan? Pero natuklasang peki pala. Dahil hindi lang isa kundi tatlong beses niyang ginawa ang modo sa tatlong magkakaibang lugar para magkandoko. Ang isang babae. Galing ano? Hawak ang isang... Kaya kayo, huwag kayong ano... Hindi, ito ha. Kung may layunin talaga kayong tumulong, imbestigahan nyo. Huwag kayong magre-rely dun sa isang katulad nito nang hingi ng tulong. Eh, paano ko talaga naman ang hihingi talaga siya ng tulong, diba? O paano talagang para sa anak niya talaga yung gagawin niya? Katulad ng sinabi ko kanina, naranasan ko yan. Ngita. Sablay na tong... Hoy, hindi ako nanghihingi ng tulong pambili ng mic, ha? Hindi, joke lang. Yun nga, nasa na ba ako? Hindi, katulad nito na may tutulungan kayong ganyan. Actually, naranasan ko rin na pagdudahan din ako nung dati. Na baka mamaya modus lang yan, etc. Masakit naman talaga makarinig nun. Kaya yung ginagawa ko, kung may magbibigay sa akin ng tulong dati, hindi ko kinakahiya to dahil anak ko naman yung pinaggawan ko nito eh. Kung may magbibigay sa akin ng tulong sa akin before, pinapapunta ko talaga sa heart center. Para ma-make sure na talagang doon sa bata mapupunta yung pera. Dati nun. Diba? Just imagine, alam mo, nakakahiya na part sa akin nun dati. Kasi nung araw, medyo may kaya kami nun eh. Nung araw. Marami akong binubuli nun dati sa school. At alam mo ba, yung mga binuli ko dati, yung dating tumulong sa akin. Kakahiya, no? Wala akong may pakitang mukha nun eh.
Anyway, tapos naman na. Friend na kami lahat. Ipatuloy na nga natin to. Ng karatula habang nanlilimos. Nakalagay dito ang larawan ng isang batang may sakit na anak umano niya. Pero ang litrato ng sanggol, kinuha lang pala sa internet. Ah? Paano mapipigilan ang pagkalat ng ganitong uri ng limos modus? Tsaka nakapagpatarpulin siya, men, ano? Ine-exploit kasi, alam kasi ng kababayan natin yung kapasidad nating mga, ano, mga Pilipino na madali tayong madala sa mga ganyang bagay. Kasi tayo, lumaki tayo sa teleserye. Napapansin nyo, minsan pinaglalaban kahit fake na yung nakikita, napapanood sa YouTube or sa Facebook. May mga pinaglalaban pa rin yung mga yan. Kasi nga, nakatatak na sa DNA natin yung pagiging mala teleserye ang mentalidad. Diba? Yan kasi ang hirap eh. Ilang beses tayong nalunod sa teleserye, yung culture natin sa telenovela. Kaya pag may nakikita tayo na aping ganyan, hindi natin makokontrol na tulungan. Magiging blind na tayo eh. Kamakailangan sumikat ang isang lalaking nakakulay orange na damit. Nadimonyo ng pagkamalang kasama sa laglag bigas modus. Namataan siya sa ilang lugar sa Santa Rosa, Laguna, Naiya at Las Piñas. Dami ano. Pagmas ng mabuti ang viral video ito, makikita ang isang lalaking nakasuot ng kulay orange na damit ngayon, at nakasumbrero. Yeah. Makikita rin na dalawang sasakyan ang tumigil pa para bigyan ng tulong ang lalaki. Grabe, ano? Pero sa isa pang viral video, Las Piñas naman, City, makikita ulit ang lalaki suot ang parehong orange na damit. Modus. Parehong natapon din ang dala niyang bigas. May tumulong din sa kanya. Kunin mo na ito. Doble ng plastic. Magdadalam mo ito. Kunin mo na. Pero hindi pa rito huling nakita ang lalaki. Paranyake naman. Kuya, huwag mo na bulutin yan. Sa isa pang viral video sa may Naiya sa Paranaque. Yung mga tumutulong, ano eh, no? Pa-viral din eh, no? Binibidyohan din nila. Pero ano, at least kahit papaano doon siya nahuli. Doon sa mga City, tumutulong. Nakunan ulit ng video ang lalaki. Suot ang parehong damit at sombrero. Gaya ng nakunan sa Laguna at Paranaque, natapon din ang bitbit niyang bigas. Modus. Delikado ito dahil sa dami ng dumadaang sasakyan sa lugar. Saka talagang dun pa sa gitna tinapon, ano? Mabungbuka kasi dyan eh. Yan lang kaya ko. Dahil sa awa, tinulungan ng delivery rider na si Maridik ang lalaki. Binabaybay na po ang Naiya. Doon ko po siya nakita na walang tumutulong sa kanya eh, na kahit isa. Nasa gitna po siya ng kalsada. Huwag mo nang pulutin yan. Dito ka na lang. Bigyan na lang kita! Hindi na ako nagdalawang isip ng tulungan siya dahil nga po siya nakita kong bigas na natapon sa gitna ng kalsada. Magkano yung bili mo dyan? May 50 ka ba dyan, boys? Binigyan din nila ng pera ang lalaki sa pag-aakalang totoo ang nangyari sa kanya. Di ba? Matutulungin tayo mga Pilipino eh. Kaya yung mga halimbawa, mga aswang na ginagamot, yung diwata na may FB, na may misteryosong bata. Ito naman po si Kuya Rider, nagbaka sakali lang po. Alam mo, yung pagtulong naman, hindi naman masama yan eh. Uulitin ko uli ano. Tsaka masarap sa pakiramdam yung nakakatulong ka. Diba? Masarap naman talaga sa pakiramdam yon. Until such time na madidiscoveryan mo yung tinutulungan mo, iginagago ka lang pala. Yan ang ano, yan ang masakit doon. Lalo na yung mga ginagawa ng mga fake ghost hunters. Na kunyari, may nare-rescue silang batang aswang. Tapos, or misteryosong bata. Tapos, i-display sa live nila yung bata para magpa-Gcash. Diba? Katarantaduhan. Ako na madagdagan yung pera dahil kulang po yung dala ko. 100 lang po talaga yung pera ko noon. Eh, 150. Nagkakalagang 150 raw po kasi yung bigas na natapon. So, parang gusto ko pong
i-fix po na mabait maibalik yung 150. Nang i-post ito ni Marivic sa social media, dito na niya nalaman na isa pala itong modus. Ang ano eh, ang anong tawag dito? Ang gawin mo na lang dyan, lagi kang magdala ng walis tsaka dustpan. Pag may nangyaring ganyan, tulungan na kita. Diba? Tapos sundan mo kung saan siya pupunta ulit. Sa mga Facebook, trending siya na sa iba't ibang lugar, ginagawa niya po yun. Para masiguro kung totoo ba ang laglag bigas modus ng lalaki, hinanap ng team ang mga lugar kung saan siya namataan. Una naming pinuntahan ang kalsadang ito sa Laguna. Hindi ko pa nakikita yan, pero kadalasan yung mga namamalimos banda doon. Kasi nung Pasko, may mga nagmamalimos doon eh. Hindi, yung gulay na nakikita. Aba, mukhang dayo siya, no? Pero may nakikita ako, mga ano naman doon, nakatanda. Pero wala ni isa sa mga napagtanungan namin ang nakakita o nakakakilala sa lalaki. Naka-face mask kasi eh. Lagi naman ako nadaan dito eh. Ngayon lang yan naglabas. Sinubukan din naming ikutin ang highway sa Paranaque. Nagbabaka sakaling makita ang lalaki sa video. Pero wala siya rito. Hanggang sa napag-alaman namin na may post sa social media ang nagpakilalang kapatid ng lalaki sa video. Pero ayon sa post ng kanyang kapatid... Mild retardation? May mental ano... Hindi ako naniniwala. Magagawa ba ng may ano yun, may mental condition? Kasi may mild retardation daw eh. Meron palang mental condition ang lalaki. Tingnan natin. Mahin ito. Sinadya namin ang barangay kung saan nakatira ang lalaki sa video. Na-identify niyo po ba yung lalaki na nabibigo sa video? Yes ma'am, kilala ko po siya. Or pwede may gumagamit sa kanya, ano? Kinumpirma rin ng barangay na may mental health condition ang lalaki at tinutulungan nila ngayon para magpagamot. Kinuha siya dyan sa lugar namin tapos pinagamot. Makikita mo naman sa ano niya, sa kilos niya, pananalita niya na may mga ugali siya na iba kaysa sa normal na tao. Sabi niyan, Laguna naman. Ba't wala silang interview? Ako, for me, ano, sabagay, pinasaksihan ng barangay, ano? Pero kung halimbawa, feeling ko ginagamit yun. Kung meron man siyang mental condition. Kasi hindi niya maiisip yun eh, na gawin eh, yung mga ganun. Tsaka, nakukommunicate naman siya na maayos. Di ba, magkano yung natapon sa'yo? 154. Di ba? Ako for me, parang daw naniniwala. Kada isang babae habang hawak o pinalusot na lang siya na gano'n, no? Isang karatula. Isang charity vlogger mula sa San Pedro, Laguna ang nakapagdokumento ng isang babaeng nanghihingi ng tulong. Ang babae may dalang tarpaulin na merong larawan ng kanyang anak na meron daw sakit. Nadaanan ng content creator na si Jennifer Alon-Alon ang babae. Parang nadaanan lang po namin siya kasi nasa stoplight. Tinanong ko siya kung pwede kong makita yung nasa loob ng tarpaulin. Pwede kong makita? Ulam ng mga vlogger yan eh, no? Yung ganyan. Wow, baby pala! Kanina pong anak yan? Sa inyo po? Ayun, nagulat ako. Bata na may mga parang may mga nakakabit sa kanya. Babalikan kita dito ha, dito mismo ha. Hahanapin kita dito sa lugar na to. Tapos sa ngayon, eto muna pang gastos mo muna ha. Dahil sa awa, nagbigay ng tulong si Jennifer sa bandred. Tapos sabi ko sa kanya, hingiin ko yung number niya para in case na may magbigay ng tulong, tatawagan ko siya. Pero sabi niya sa akin, wala nga daw po siyang cellphone. Sabi ko na lang, sige po, babalikan ko po kayo. Binalikan ni Jennifer ang babae para muling bigyan ng tulong. Samahan kita papunta doon tapos dalahin natin yung mga magpapaabot ng tulong. Malayo po yun. Sabi mo sa akin, di ba? Tumatanggi na. Dito na siya nagduda sa ilang sinasabi ng babae. Bakit nasa Bacolod nilipat naman? Nilipat daw po. Alayo naman ang nilipatan. Nung pupuntahan na yung ano, no, biglang wala na yan, men. Pagka ganyan, yung bigla nagkakaroon ng dahilan. Paabot ng tulong, gusto makasigurado na talagang mapupunta dun sa bata. Hmm.
nag-isip na ako, sabi ko, parang yung picture ng anak mo ay sobrang, ano siya, delikado para ibiyahe. Oo nga. Pwede ko ba makausap yung tita mo? Sabi kong gano'n. Wala daw Facebook, wala daw number, hindi daw naka-online. Parang iba-iba na yung sinasabi niya. Parang taliwas na dun sa una naming pag-uusap. Kanina pong ano ang, yan? Ang ginawa kasi ni ate dito, ni Batcha TV, o shoutout Batcha TV, ang ginawa kasi ni ate dito, naging matalino siya. Diba? Inimbestigahan niya muna bago niya tulungan. I-upload ni Jennifer ang video sa social media. May mga nag-message sa kanya. Base sa ilang nagkomento sa video, meron daw silang napansin na kakaiba sa larawan na ginamit ng babae. Nung nag-viral yung video, mga kamag-anak niya po ay nag-chat sa akin. Yun nga, yun daw po yung lagi nung ginagawa. Yun lang. Sa kalsada. Tapos hindi niya po yun anak. Doon ko na po na ano na-realize lahat. Tapos yung mga nag-comment po na, "Ma'am, ano po, Google lang po galing yung ano picture." Kaya ako naman po na aligaga agad ako. Sinubukan din ako. Tinan mo yung feeling ng mga naloko, ano. Tapos sasabihin nyo, mga viewers na ang bahala dyan. Hindi mo wawarningan yung mga tao na maging aware sa mga ganitong modus. Yung tulong modus na yan, men. 'Di ba? Yung ginagawa ng reporter's notebook na 'to, pagkakalat ng awareness 'to eh. Sana kabahagi kayo sa mga ganitong bagay. Kasi may mga bugok diyan, may mga bugok na ang inaaway pa 'yung nagkakalat ng awareness, hindi 'yung mga nanluloko. Ang tanga, 'di ba? Katulad ng simply just na bugok na nagko-comment sa akin, ako pa 'yung inaaway, hayaan na daw 'yung mga taong ang makadiscover kung ano yung mali. Tanga! Abuisip. Hanapin ng babae sa lugar kung saan ito laging namamalimos. Nakikita ko po yan. Ngayon pong wala na po masyado. Kahapon, nandito po yan. Kasi nag-viral na. Ano nangihingi dito? Bakit narito yan? Wala na eh. Nang December na magpapasko. Paalala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, malinaw na nakasaad sa anti-mendicancy law na bawal ang pamamalimos, lalo na kapag may kakayahan namang magtrabaho. Yes. Bawal din ang paggamit ng mga bata para manlimos. Yes! Yung mga gumagamit ng bata dyan. Pwedeng makulong ng hanggang 4 na taon ang sino mang... Ang sasabihin na naman yung ba, bakit walang nakukulong naman eh, kung bawal. Yan ang madalas na sinasabi sa akin eh, kung bawal ang ginagawa, ba't hindi mo ipakulong. Ang pinag-uusapan kasi dito, yung magre-reklamo. Sino sa atin ang magre-reklamo dito sa mga to? Pag-aaksayahan mo ba ng panahon yan? Na i-demanda yung mga yan? At unang-una, May legal standing ka ba? Meron, malamang ano, meron ano. Kasi isa ka sa nililimusan. Pero ang tanong ko, pagkakaabalahan nyo pa ba na ano, na i-demanda yan? Abala yan, men. Diba? Pero kung ang tanong, bawal ba yung ginagawa nila? Ayan o, bawal. Diba? Kung may mga NGO na makakapansin dyan, or DSWD mismo, sa bagay, busy din ang DSWD, ma'am. Kung ano, bakit hindi ipakulong ng DSW? Kasi nga, abala yan eh. Mas magandang pagsabihan na lang yung mga nauuto niyan or yung mga potential na mabiktima nito. Katulad ng ginagawa natin dito sa social media, ginagawa ba ng mga ghost hunter, bawal? Bawal po yun. Article 318. Kaya lang, ang tanong nyo, bakit hindi mo ipakulong? Ba't ko aksayin ang oras ko ipakulong yung mga yan? Pwede ko naman kaya sabihan na peke yung ginagawa nila. Mas madali yun. Di ba? Nasa wastong edad na lalabag dito. May parusa rin para sa mga nagbibigay. Kayo nga, kayong mga buko kayo, sinasabi nyo, sinisiraan ko yung mga ghost hunter. Bakit hindi nyo rin ako ipakulong? Kasi nga, abala. Hindi madaling magkaso dito, lalo na kung yung kaso mo ay wala namang kakwenta-kwenta. Di ba? Limos. Yun nga lang, 20 pesos lang ito.
Ang mga bata naman na ginagamit sa panlilimos. Ano? 20 pesos lang ito. Parusa sa nagbibigay ng limos 20 pesos kasi nga matagal na yung batas. Mga ginagamit sa panlilimos ay dadalhin sa mga DSWD shelter. Ito, yung bata na nag-aaral na yon, nakita niya bakit ano? Ang mga may kondisyon sa pag-iisip tulad ng lalaki sa video ay pwede rin daw tulungan ng DSWD. Bakit hindi na pinakita yon? Yung bata na ano, ba't hindi na topic yon? Ito oh. Yung dadalhin sa mga yan oh. Itong may namamalimos madalas ito sa harap ng SM North EDSA eh. Or yung footbridge sa pagitan ng Trinoma at SM North. Makikita nyo lagi madalas yan. Yung bata na naka-uniform na yan. Marami na uuto dyan, men. Diba? Pero yung guardian niya, nasa baba lang nag-aabang. Tinitingnan kung puno na yung garapon niya na sumasalo ng pera. Diba? Modus to. Matagal ko na napapansin yan eh. Kahit linggo, naka-uniform yan na pampasok eh. Minsan nga may daladala yan na baby na kapatid niya na nagsusulat doon. Pag tinignan mo yung sinusulat niya, wala lang. Kinokopya niya lang yung nandito sa ano. Yung inaano niya, kinokopya niya lang yun dyan. Yung nakasulat doon sa libro na ano. Wala siyang, hindi siya nag-aaral dyan. Minsan nga nagdo-drawing lang yan eh. Tapos yung mga uto-uto na magpo-post niya na maswerte kayo, hindi kayo ganito nung nag-aaral kayo. I mean, hindi nila naiintindihan na modus to. Ilang beses ko na pustahan tayo, meron yan ngayon sa SM North. Pumunta kayo sa SM North, pagitan ng Trinoma at ano, SM North na footbridge. Nandun yan. Tingnan nyo yung sinusulat niyan. Diba? Then, dun sa SM North, sa building ng Concentrix, yung pagitan doon, tingnan, nandun din yan. Halinhinan sila doon. At sa baba niyan, o sa malayo niyan, may nagbabantay diyan. Tinitingnan kung puno na tong, ano, itong garapon niya. Mga DSWD shelter, ang mga may kondisyon sa pag-iisip, tulad ng lalaki sa video, ay pwede rin daw tulungan ng DSWD. Pwede. Tama, pwede, pero hindi gagawin. Kasama rin po sa mga tinutulungan nga natin, yung mga poor, marginalized, and vulnerable sectors. Woo! Hindi naman tinutulungan eh. May mga special conditions. So, yes, yung mga programa po ang inyong DSWD na maaaring itulong sa kanila ng tulong pinansyal para sa kanilang pagpapagamot. Hindi bawal ang maawa, pero maging mapanuri. Correct. Para hindi mabiktima ng mga manloloko at mambubudol. Tama! Diba? Tama! Masakit ba? Oh, itong mga sila John Veneracion ng GMA, naninira ba itong mga to? Hindi naman naninira yung mga yan eh. Minumulat lang kayo, mga tanga. Mga nang-aaway dyan pagka sinasabihan. Mga sira ulo. Anyway, yan lang po ang mapag-usapan natin for now. Maraming salamat po. Bye-bye.